Pilipinas! Magandang, magandang, magandang umaga ng Huwebes! Ay, Huwebes mo ngayon, tama ba? Huwebes! Huwebes po, at senyora, Abel, hindi ba, huwag ka nagmamadali, senyor. At 18 ng buwan ng Agosto. Lapit! Teka, nagbebenta ka ba? Hindi. Mga kaibigan at mga amigos at mga amigas, yung mga senyora natin, bangon na. Nakapagkapin na, nakapag-almusal na. At syempre, atupagin na yung dapat atupagin ngayong araw na ito ng Huwebes. At syempre, dapat natin pagkukulan ng pansin yung mga appointment natin, yung mga trabaho natin, yung mga ultra-bots. Iwan ang ultra-bots, maghanap ng ultra-bots para at least medyo makabangon tayo. Dapat tayo bumangon sapagkat umarangkada ang mga taas ng presyo ng mga bilihin. At syempre, hindi natin maiiwasan ang labanan dyan po sa presyo ng petrolyo na ngayon ay hindi rin natin maiiwasan. Kahit na bumababa yan, hindi ho magtatagal. Tataas na naman yan dahil po sa gera dyan po sa Ukraine. At hindi natin maiiwasan yan, senyora. At yan po ay bahagi ng krisis sa buong daigdig. Pero laban lang! Carry yan! Carry natin yan. Carry natin yan. At si Senyor Pacheco pa rin ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa Senyor Balita! At siyempre, Buenos Dias sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong islas ng Pilipinas. Mayong buntag, mayong aga, at siyempre, naimbag nga bigat. Ayan, marhay nga aga sa Indugabos. Ayan, kompleto ha? Kompleto sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong islas ng Pilipinas. At siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang ating gabi, magandang madaling araw, magandang tanghali, magandang merienda sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong day. Ito pa rin ang ating palatuntunan, Senyor Balita! Dito pa rin sa IZ Radio at IZ TV, entra na tayo! Arriba! Arriba sa ating mga nangungunang mga balita! Nako, hindi tayo mag-aamoy sibuyas ngayon. Ha? Hindi tayo mag-aamoy sibuyas ngayon. Bakit? Meron daw pong kakulangan, senyora, ng supply ng sibuyas ang ilang mga negosyo dito po sa Islas de Pilipinas. At kabilang dito, ang fast food chain ng burger. Burger King naman, ha? Ba? Talaga, ha? Na aminadong kinakapos po sila ng supply ng puting sibuyas. At para masolusyonan, ipinahayag po ng pamunuan ng Burger King na dinamihan na lang nila yung nilang paglalagay sa burger ng lettuce at kamatis para maibsan yung kakulangan daw sa sibuyas. At maliban sa Burger King, apektado rin ang shortage sa sibuyas ang ilang nagtitinda ng sawarma. Naku, parang sibuyas yan. Talaga, minsan pag kinakain mo yan, amoy sibuyas ka talaga pagkatapos yan, di ba? At isa sa kanilang pangunahing sangkap yan, ha? At batay sa inilabas na price watch ng Department of Agriculture, unavailable po at ang puting sibuyas na unang pumalo sa 400 pesos ang kada kilo. Yan ang hirap eh. Pagkulang, tataas ang presyo, senyora. At yan ang asahan natin. Pero caring-caring natin yan. Caring-caring pa rin natin yan. Iba tayong mga Pilipino, senyora, di ba? 6 minutos na, 7 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Batay po doon sa inilabas na price watch ng Department of Agriculture, unavailable na rin po ang puting sibuyas na unang pumalo sa 400 pesos kada kilo. Una nang kinupirma ng Department of Agriculture na kinakapos na po ang supply ng puting sibuyas at ang nakikitang solusyon ay ang pag-aangkat ng naturang produkto. Import na naman tayo. Player ng basketball, import. Pagdating dito, import pa rin tayo. Talagang buhay import ang Pilipinas, senyora. 8 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Pag nag-import kayo ng sibuyas, ha, huwag nyo sosobra na kamukha ng ginagawa nyo sa asukal, ha. Kung yung asukal, baka tayo habulin ng mga langgam, ito naman tayo, lahat tayo, mga Pilipino, mag-amoy sibuyas, ha. 8 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga, senyora. Pinaburan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang planong pagpapalawig ng State of Public Health Emergency dito sa ating Islas de Pilipinas hanggang sa huling buwan ngayong taon. Ayon sa Pangulo,
Marami po kasing binibigay na sa international medical community kapag state of emergency at posible itong mantala kung ititigil po ang state of emergency. At matatanda, sinailalim po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa sa state of public health emergency noong Marso 2020 bilang hakbang para tugunan ng COVID-19 pandemic na nakadagdang magtapos sa darating na Setyembre. Aba, sigurado na ba yan? Ba talaga ha? At nabatid na nananatili pong state of public health emergency hanggat hindi binabawi ni Pangulong Marcos Jr. ang naturang deklarasyon. Senyor Balita! 9 minutos, makakalipas ang alas 6 ng umaga, senyora. At nanawagan po sa buong mundo. Ayan na, nanawagan na po. Sino yan? Si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Namuling patawan ng panibagong sanction ang Russia. Ba mabigat itong labanan na ito? Yan po mga usapan ngayon nila dyan. At kasunod ito ng naging babala ng Russia hinggil po sa catastrophe o matinding trahedya na maganap sa pinakamalaking nuclear plant sa Europa, kung saan po nangyari ngayon ng shelling o tinatawag na shelling o yung pagsalakay ng mga Russian forces. Naku po, sabi ko na sa inyo, kaya matagal-tagal po itong labanan na ito at kaya matagal-tagal din po ang labanan natin sa presyo ng petrolyo pag nagkataon. Talagang hindi yun tayo medyo. Pero sabi nga, yakang-yakan natin yan, caring-caring natin yan, senyora. At sabi rito, napatid na posibleng magkaroon ng malaking sakuna, ha? Kung hindi titigil ang bakbakan, malapit po ito sa Zaporizhia nuclear plant sa southern Ukraine. Alam nyo, napapaligiran ng maraming tubig ang Ukraine, ha? Kung nga kayo makakapunta riyan, senyora. Pero ngayon, mahirap pumunta dahil gyere. Ayon po kay Zelensky, kay Comrade Zelensky, dapat daw magkaroon ng ibang bansa ng tapang para tugunan ang ginagawa ng Kremlin. At naniniwala si Ukraine President na mananaig pa rin ang pagkakaisa ng mga bansa para tugunan at maprotekta ng NATO ng nuclear plant upang hindi mabigo ang buong mundo. Ibig sabihin, totoo na yan. Sige. Pero pag nyet-nyet, yan ako, mahirap eh. Hindi yung nyet-nyet ang naririnig natin. Puro yes, go. Yan ang mangyayari po. Kaya mabigat na labanan ito at patuloy tayong makakaranas nitong nararanasan pa rin nating global crisis sa buong mundo. O 7 minutos. Senyor Balita! 7 minutos ha, makalipas ang alas 6 ng umaga, senyora. Baka hindi pa nakakabangon yung mga dapat bumangon dyan, senyora, ha? Paalala lang ni Senyor Pacheco at mag-almusal na yung dapat mag-almusal at maglakad-lakad na yung dapat lumakad dyan o kaya tumakbo. Pero siya nga pala ngayon, hulihan na, ha? Maghuhulihan na dyan sa MMDA, ha? Kaya yung mga medyo sumunod kayo sa mga patakaran ngayon dyan sa pagpapalabas ninyo ng sasakyan sa gitna ng EDSA. Paalala po lamang namin yan. Samantala, nakapagtala muli ang Department of Health o DOH ng mas mababa sa 2,000, mababa na, at 500 ang bagong nahawa sa COVID-19 dito po sa Islas de Pilipinas. At sa datos ng DOH, bumaba sa 2,892 ang daily new cases. Ang ikalawang araw na hindi lumampas sa 3,000 bilang ng mga nagkasakit. Babagbuti naman. At yan ay magandang balita para sa atin lahat. At magyaring bumaba ang active cases sa 35,101 kumpara sa 36,190 noong Martes. Samantala, nananatili pa rin sa 3,744,669 ang mga gumaling, habang 61,173 ang mga nasawi dahil po sa COVID-19. At umakyat naman ang total case load sa 3,840,940, senyora. Senyor Balita! Pero sabi nga na ngayon ng mga kababayan natin, patuloy pa rin ang kaso natin, ha? Ang kaso ng COVID-19. May mga ulat pa rin tayo na nadaragdagan ang mga na-hospital dahil sa mga nakakahawang sakit. Kaya sa kabila ng unti-unting pagluwag na nakikita natin, palaging paalala pa rin, mag-ingat tayo, senyora, mag-ingat. At pinagsasabihan rin ng mga local government units na palakasin pa yung pagpapatupad ng mga health protocols. Huwag tayong kampante, senyora. Sa projection pa rin ng Department
Department of Health ang mga COVID-19 cases, maring umabot pa yan ng malaki-laki kada araw. Eh, sumapit na nga tayo, baka tayo umabot ng 10,600 kada araw pagsapit daw ng buwan ng October. Yan po ang kanilang projection. Pero sa huli namang pagtala nga, ay mabuti naman at bumababa itong mga bagong kaso ng COVID cases. Pero umaapila rin tayo. Umaapila pa rin tayo sa mga local government units na hindi tayo dapat mag-relax. At dapat ang mga ganun din yung mga local executives ang siyang dapat manguna laban sa kontra-pandemyang ito. Huwag hintayin lumala pa. Hintayin nyo ba ba yan? Yan ang hirap eh. Hintayin ba ba nating lumala ang sitwasyon bukod sa mga pinatutupad na health protocols, lalo na po ngayon yung kampanya ng pagbabakuna. Dahil kulang pa rin tayo, hindi pa rin natin naabot yung dapat nating maabot, lalo na dito sa 100 days na nais ng Pangulong Bongbong Marcos na maabot po ito kahit pa paano, mga 80% man lang. Hindi pa umabot eh. Hindi nga umabot eh. Kulang na kulang pa rin tayo. Kumari nga 100% para sa pagbubukas ng klase, hinihiling po yung ating mga estudyante, yung ating mga chikiting, lahat ay dapat magkaisa para po sa maayos na balik-eskwela. May kailangan po ang pagbabakuna sa mga bata paigtingin, di ba? Dapat paigtingin para wala tayong problema. Ay ang isang hindi patiyak, kung mababakunahan ang lahat ng mga batang magbabalik-eskwela. Isipin nyo, kasalukuyan po, 4.2 million bata na pa lamang ang ang nababakunahan at wala pa silang booster shot. Kaya yan po ang mga ilang pinangangamba natin. Kaya pero bilang paalala ng palatuntunan ito, lagi tayong huwag maging kampante. Nandito pa rin sa atin ang COVID-19. Magbabalik si Señor Pacheco pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. 15 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Señor Balita! Señor Balita! 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 Andale, Señora, baka po tayo mahuli yung mga dapat na dumalo sa kanilang mga appointment ngayong araw na ito ng Huwebes. Inulit po namin Huwebes at 18 ng buwan ng Agosto. Baka meron kayong dapat na aturgahin. Aturgahin nyo na at baka tayo, mabuti na yung maagap kesa digdaw ng maagap ang tao masipag, Señora. 17 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga at tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-aatid namin sa inyo ng mga Romero-Pec, yung mga report at Romero-Pec yung mga issue mula pa rin dito sa ating palatuntunang Señor Balita. Siyempre, kumuesta pa rin ang ating mga bumubuo ng ating mga palatuntunan, yung mga nakatutok sa ating mga Señora de la Mata, Señora de Cusina, Señora de la Babo, Señora de Baño, Señora de Lampaso, Señora de Palenque. 18 minutos na, Señora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Señor Balita! Pinanawagan na po ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na kailangan magpatupad ng mandatory COVID-19 vaccination. Mandatory na para po sa mga guro sa gitna ng lalargang face-to-face classes sa Lunes. Kasi mga guro pa pala na hindi din bakunado eh. Yan ang mabigat dito, Señora. At layunin nito magkaroon ng wall of immunity sa mga paaralan, lalo't hindi pa nagwawakas ang COVID-19 pandemic. Gaya na sinasabi natin, sabi po namin paulit-ulit, huwag tayong maging kampante. At ayon po kay Solante, kahit malapit na ang pagbabalik eskwela sa Lunes na po yan, marami pa rin ang mga guro ang hindi nagpapabakuna. Paano magpapabakuna yung mga estudyante? Kung yung mismo yung guro hindi nagpapabakuna, yun ang problema natin. At kailangan na niya, Perido, kailangan na niya maging mabuting halimbawa yung mga teacher, siyempre, sa mga estudyante sa pagsunod sa vaccination. At inikayat naman ng health expert ang mga guro at mga estudyante na sumunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusot ng ng face mask, paghuhugas ng kamay at pagtitiyak na mayroong proper ventilation sa mga silid-aralan. Importante po yan, Señora, para wala tayong sabit, wala tayong wala tayong problema na kakaharapin sa pagbubukas ng klase. At yan po ay bahagi niyan ay face-to-face at ang bahagi niyan ay online pa rin, Señora. At siyempre
siyempre, yan lang po ay isa nating paalala sapagkat apat na araw bago ang pagbabalik eskwela, ay isipin nyo, pumalo na sa 21, ilan to? 21.8 milyong mag-aaral ang nag-enroll ha, para po sa school year 2022-2023. Naku, napakahaba. Pag dumadaan kayo sa mga eskwelahan, sa mga public schools kahapon, makikita nyo ang tindi. Ang tindi ng mga nakaupo sa labas, yung mga magulang, kasama yung kanilang mga anak, dahil po doon sa tinatawag na meron po tinatawag na pag ano muna, parang training, parang binibigyan muna ng mga na mga kung anong dapat gawin ng mga estudyante. Kaya sinasaalang-alang po natin yan at dapat ay mag-ingat tayo at kinailangan talaga na tayo ay mabakunahan. Apat na araw po yan at batay dito sa datos ng Department of Education, hanggang kahapon ang haba ng pila dyan, senyora. Ang haba ng pila. At ayon po sa DepEd, pinakamarami ang nag-enroll dito po sa Calabarzon, 3.1 million sa Central Luzon, 2.4 million naman ang National Capital Region, 2.3 million at pinakakonti naman sa Cordillera Administrative Region na mayroong 360,668 na mga enrollees. Senyor Balita! Samantala, apat na estudyante naman ang nasawi matapos sumalpok, nako, ang sinasakyang van sa sinusundan truck sa Tayabas City, Quezon Province, ilang araw bago po itong ating gaganaping face-to-face classes sa Lunes. At sa investigasyon po ng Tayabas Police, ang mga biktimang nasawi ay nasa edad na 18 hanggang 23 na pawang mga residente ng Candelaria, Quezon. Ayon po sa mga otoridad, galing Lucena City ang van na sinasakyan ng mga biktima at mabilis ang takbo nito habang patungo sa Candelaria nung sumalpok ito na sinundan na dun sa sinusundang forward truck sa pakyat na bahagi ng highway dyan po sa barangay Kalumpang. At sa naging payag ng driver ng truck, mabigat ang kanilang karga kaya hindi niya namalayan ang pagsalpok ng van kung saan inakala niyang pumutok lang ang gulong sa hulihan, bahagi ng truck. Pero sinabi pa ng driver na hindi niya itinabi yung truck na kanyang minamaneho. At nakita na lamang niya sa side mirror, nako, kinaladkad na niya yung naturang van na yan, senyora. Hawak ngayon ng Tayabas Police ang truck driver para sa kaukulang kaso at investigasyon. Ingat! Ingat tayo sapagkat itong panahon natin, umulan, hindi umulan, mamaya uulan, madulas po ang kalye natin, senyora. Itong panahong ito ng habagat na hindi natin matiyak kung kailan uulan. Mamaya uulan, mamaya hindi. Yan po, sana kung tuloy-tuloy ang pagulan eh. Sabi nga, slippery when wet. Kasi yan ang mahirap eh. Slippery when wet. Yan po ang laging tatanda. Nakikita nyo naman, malaking karatulan na nakikita natin dyan. Lalong-lalo na po itong panahong ito ng habagat. 22 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Dumako muna tayo sa labas ng studio, senyora. Dumako muna tayo sa labas ng studio at may report tayong tatanggapin mula kay Celie Ortega Bueno. DWIZ Patrol Report. DOJ pinapatid sa Senado ang planong ilipat sa Occidental Mindoro yung mga bilanggo dyan po sa maximum at minimum security compound sa National Bilibid Prison. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celie Ortega Bueno. Celie! Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang pagpapagawa ng bilangguan sa Sablayan, Occidental Mindoro para sa mga preso na nasa maximum at medium security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa organizational meeting ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sinabi ni Remulla na kailangan ng ilipat ang mga preso dahil may nakatatakas mula sa Bilibid. Malaking problema niya doon ang illegal na droga at mas marirehabilitate ang mga bilanggo ko ililipat sa lugar na pwede silang magtanim o maghanap buhay. Ayon kay Remulla, nabisita na niya ang bilangguan sa Sablayan na Mindoro kung saan may maayos na supply ng tubig pero gagawan pa ng paraan ang supply ng kuryente dahil hanggang 10 oras lang kada araw ang kuryente doon. Ayon kay Remulla, sa nakaraang 20 taon, may 400 nang nakatakas sa New Bilibid Prison, 30% ay mula sa maximum security compound at nagagawa ito dahil malapit ang Bilibid sa mga kabahayan at daanan pa ng mga sasakyan. Habang noong nakarang buwan naman ay may nahuling maglalabas sa Bilibid ng droga na hindi raw magandang klase para sa mga bilanggo. Hiling naman sa kanya ni Senator Robin Padilla
gawing regionalized ang bilangguan at huwag masyadong ilayo para hindi mahirapan sa pagbisita ang pamilya. Bilang dating nakulong, bati daw ni Senator Robin Padilla na 80% na nakakulong doon ay mahihirap at hindi anya dapat madamay sa paglalayo sa ilan lang na anya'y mga demonyo doon. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, mas pabor siya sa pagtatayo na isang world-class na maximum security prison na may matitinding security features ang ipagawa dahil hindi praktikal na magpagawa sa bawat rehiyon. Sa ngayon, ayon kay Remulla, may 17,000 na preso sa maximum security compound bagamat para yon sa 7,000 namang. Pero maaari niya itong mabawasan ng kalahati dahil sa implementasyon ng Good Conduct Time Allowance Rule. Ito sa Patrol 19, Celdy Ortega Bueno, nagulat sa impina metodong lakas sa DWIZ. Senyor Balita! Maraming salamat siya, Shelly. Samantala, nagatid po sa ating orasan. 25 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga, senyora. Samantala, nasa linya na po natin ngayon. Nasa linya na po natin ang ating MMDA Task Force Special Operations, si Chief Bong Lebrija. At marami tayong pag-uusapan sapagkat ngayong araw na ito ay pinatutupad na po yung tinatawag nating yung ating pag-iigpit dito po sa tinatawag na number coding. Nasa linya na po natin si Chief Bong Lebrija. Sir, magandang umaga. Buenos dias. Magandang umaga po. Welcome sa Senyor Balita. Buenos dias, senyor. Magandang umaga po sa ating tagisubaybay. Sir, paano ba itong ngayon, kasalukuyan na natin ngayon pinatutupad itong kumusta ngayon ang sitwasyon ngayon sa gitna ng kalye ng EDSA dito sa pinauiral nating number coding? Sir, wala pa po. Ano, bali 7 o'clock pa po ipapa-implement yung number coding natin, yung expanded number natin. We start from 7 to 10 ng umaga at 5 to 8 p.m. Ano? So, ito sir, yun nga, tama po kayo. Sisimula na po yung panghuhuli ngayon. So, yung mga maaabutan po ng mga enforcers natin at saka no contact apprehension na nasa kahabaan ng mga major thoroughfares ng Metro Manila, huhulihin na po ngayon, i-flag down, i-sasamon, ano po yan, 300 pesos po yung multa. Magkano po ulit ang punta? 300 pesos po. Opo. Hindi po 2,000 ha? Hindi po sa amin yung 7. Hindi po sa amin. Alam po namin, kaya po napag-uusapan ko lang. Nabanggit ko kasi yung 2,000 dahil kasi alam po namin na nakikita natin yung sitwasyon ng problema natin sa NCAP. Pero maganda sana yung NCAP, di ba? Chief Lebrija? Well, maganda po ang NCAP. Opo, wala naman wala akong tanggi dyan eh. Dahil maganda po eh. Ngayon, ang mga nagiging problema lang nila, maraming mga pros and cons tayo na nagsasabi sila na bakit naman ganun kamahal? Bakit? At saka isa pang tanong nila, bago privado. Alam po namin na hindi po yun yung masasagot dyan sapagkat ang LTO ang dapat sumagot niyan at mag-aral ng bagay na yan sapagkat bumubuo na po sila ngayon ng technical working group. Pero magsasagawa daw po ng pagpupulong kayo sa LTO kaugnay dito sa isyung ito sa susunod na araw. Kailan po yung pag-meeting na ito? Well, alam ko po kahapon yun ano, representative kami doon, pero Apo. More than anything, kami siguro sir resource person, no? Hindi po kami yung target ng pagbabago na yan kasi we've been doing this for 10 years now. So, okay naman po yung NCAP namin. Wala po kami problema. Siguro nagiging challenge lang namin dyan yung pag-sending out of the summons. Kasi medyo natatagal lang kami dyan dahil unang-una po gobyerno tayo. Ang hirap po mag-budget ng mga ganyan. Okay. At wala po kasi sa line item yan. So, anyway sir, ang ano na lang, yun nga, sa amin naman, on our part, we operate, we install, we maintain, we operate, and we adjudicate our own NCAP. So, sa amin, in-house to kung tawagin. Ano? So, wala po kami problema. At masabi ko lang sa inyo, yung mga camera namin, they are not solely for apprehension. Okay. Yung mga camera po namin, they are being used for flood monitoring, traffic monitoring, accident monitoring. Opo. At saka yung mga problema sa kalsada, may lubak, may naging obstruction, may nahulog na bakal dyan, what not.
So all of this ang ginagamit po namin camera. Kasi aba, yung mga main thoroughfares po natin, ang hirap puntahan ng mga ano, ng mga enforcers natin, lalo na yung gitna. So to keep them safe, ang ginagawa po namin, camera po ang pinagsusuyod namin. Tinitingnan. And also, pag may mga tumakbo na mga motorista sa mga huli ng ano ng mga enforcer o kaya nag-hit and run, yan po ang ginagamit natin. Even yung accident review, dyan po namin ginagamit yung mga camera namin. Ayan. At least na, anyway, hindi na po namin kayo bibigyan ng pansin dito sa issue natin na sa no contact apprehension dahil suspendido muna ito for the meantime. Anyway, ang gusto ko namin malaman ngayon itong paghahanda ng MMDA. Ang dami nating challenge ngayon, ang daming hamon ngayon ng MMDA dahil baha, traffic. Ngayon, eh, kasama kayo sa Joint Forces ng Oplan Balik Eskwela. Gaano na kahanda ngayon ang ating MMDA para po rito sa paghahanda ng pagbubukas ng class kasi natin sa darating na Lunes? Well, handa na po kami. Ano, no, senyor, dahil ano eh, kahapon nga, nag-traffic management group meeting kami. Aba. Nireiterate yung mga deployment. We will be deploying 581 enforcers to 146 schools in Metro Manila. Ilan po ulit? Ulan po ulit yan, Chip? 581 enforcers to 146 public schools in Metro Manila. Mm-hmm. Okay, yan po ang ikakalat so, natin sa buong Metro Manila. Tama po yun, senyor. Mm-hmm. And before that, alam niyo po, pagkatapos ng sona ng Pangulo natin, yung Oplan Balik Eskwela na po ang pinagtuunan natin. So, ever since, we've been clearing ano, no, yung mga roads leading to schools. Kasi sa tagal na walang klase, eh, marami na po namayagpag ng mga illegal parking dyan at saka yung mga nagtayo na ng mga ano niya, tindahan nila, no, sinakop na yung bangketa. Nako. Kaya yun po ang ano, yun po ang pinagtuunan namin ng pansin. Mm-hmm. Eh, kahapon nga nilibyo ko ilang eskwela nung nasuyod namin eh, ang bilang nung sekretaryo ko halos nasa 50 na pala, no. Mm-hmm. Yung mga universities, high schools and elementary schools in Metro Manila. Eh di baklasan blues na naman kayo diyan. Chief. Eh kailangan gawin sir eh. Pero yun nga ang mga problema namin katulad ng mga iba, ang lalayo ng eskwela, napuntahan na namin, hindi na mahirap na po namin balikan yan. Kaya ang pakiusap namin sa mga barangay, baka pwede kayo na lang mag-maintain. Kasi pag nagkaroon ng problema sa traffic dito, nagkatukod-tukod kayo, nabulo na kayo, nabarahan kayo, eh, kayo rin ang mapipermisyo. Kaya ang sabi po namin, tulungan na lang kami sa pag-maintain eh. Opo. Maglalagay daw po ang DepEd ng command center dahil siyempre kasama rin ng kayo dyan ang MMDA. Maganda po yun, opo. Sa inter-agency coordination meeting namin, opo, together with all the agencies involved in Oplan Balik Eskwela, eh yun nga po, nabanggit nga po ng DepEd yan, magkatatayo sila ng ano, ng help desk, ano, yung command center. Opo. At magandang bagay po ito para yung mga problema na makikita natin sa pagbubukas ng eskwela eh mabilis na maibabato sa mga agencies concerned para madali rin ma-actionan. Okay, yun lang po ang gusto namin malaman ngayon, Chief, kasi alam natin na busy-busy kayo ngayon dito sa pagpapatupad natin ng nitong puspusan na coding at itong number codings. At ngayon, sasabayan tayo dito sa pagbubukas ng klase, puspusan ito sa Lunes. At at least sa report po ninyo sa amin ay ang kinakailangan na lang ng ating mga kababayan ngayon na ang kanilang pakikipag-cooperate sa lalo-lalo na ng mga magulang at ng mga lahat ng mga kinaukulan diyan po sa ating mga ahensya ng gobyerno. Maraming po salamat, Chief, sa pagbibigay niyo sa amin, Chief Nevria. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay ka, mag-ingat. Mabuhay ka rin. Okay, mag-ingat din kayo. Si Chief Bong Nevria ng ating MMDA Task Force Special Operations. Nagatid sa ating orasan, 33 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Andale, 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 andale. Dali, 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 senyora. At baka po tayo mahuli sa mga dapat nating puntahan at dapat nating paaturgayin ngayong araw na ito ng Huwebes. Paulit-ulit po kami nagpapaalala sa inyo, senyora. Baka tayo nalilibang.
At de ngayon po ay 36 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. At syempre po at 18 ngayon ng buwan ng Agosto. Baka nalibang kayo ha, hindi nyo na po siya, uy, at 18 na pala ngayon. Kailangan akong umasikasuin ko ito, bayaran ito. Yan, yan po yung mga, hindi, kung may babayaran. Kung may babayad, marami tayong tanong ano. Anyway, marami po salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan pa rin. Maraming salamat sa Salvation Rusta, Ronald Domingo, Nelson Malinaw ng Virginia, Andrea Jong, Jovi Cabalquinto, Jen Roman, Chiba Tatsky, ayan, at si Annette Allegri D, Franklin Sapdin, Sunny Malansky, Marilyn Pepito, Mamiluto, Rino Rivera, Cesar Bernales, naku marami, Cesar Eronimo, naku hindi ko na mabasa yung iba, Susan, eto na, Carmelita Mendoza, Catherine Laberete, Caputol, dyan po sa lugar ng, ano, sa lugar yan, sa Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, marami salamat ha. Si Marie Kyler, bula po dyan sa, at saka si Toto Ernie Pilingon, dyan po yan sa Hong Kong. Maraming salamat sa mga napatuloy na sumusubaybay sa amin dyan sa Indonesia, at si Tina Tumenaga from Japan. Ohio. Ayan. At siyempre, marami po salamat sa lahat ng mga patuloy na nakatutok sa atin dyan sa iba't ibang panig ng Mindanao. Lalo na sa Davao, ang lakas natin sa Davao. Marami po salamat. Maayong buntag, maayong aga sa inyong lahat sa mga taga-Davao. At 37 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. At si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 7 ng umaga, ito pa rin ang palatuntunan. Senyor Balita! Inibok po ng Department of Transportation o DOTR ang Department of Education at Commission on Higher Education na maglagay na po ng bike racks at shower sa mga paaralan. Aba, parang ano ha? Parang hotel ha? Ha? Lalagyan na po ng shower. Ibig sabihin, ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, makakatulong daw ito pang mahikayat ang mga mag-aaral, ang mga guro at school personnel na gumamit ng bisikleta. Aba, banabalik ang bisikleta. Ha? Talagang naalala daw na lang yung panahon na yun ay dating Marcos. Ha? Ni dating Pangulong Marcos, mga pagbibisikleta. Yan ang bisikleta ni Senyor. Yan na. Inangkla po, ito po ay minungkay po ni Bautista sa Department Order. Yung pong pinanukala po ni Bautista yung mungkahi sa Department Order 2020-014 para po payagan at dito pinapayagan yung mga kabataan. Ilang taon yan? Edad 15 anyos. Pero turuan nyo ng trapiko ha. Kasi hindi marunong eh. Yun ang mabigat natin eh. May problema tayo. Yung kabataan nating edad na 15 anyos, hindi ho kailangan bigyan ho dapat ito ng training at saka ng ng guide, di ba? Giyahan nyo ng traffic rules. Kasi ang akala nila, pwede ka magbisikleta kahit ka kaliwat kanan. Nakikita natin yan, di ba? May rules po sa gitna ng kalye. Yun lang po ang dapat natin sa anang-anang. Marami po kami nakikita, abay, nagbibisikleta pa-kontra. O kaya, kung hindi pa-kontra, nasa kabilang side. Hindi sa left side. Naku, papunta doon sa pupuntahan niya. Hindi po pwede yun. Kaya, maganda itong panukala na gumamit ng bisikleta sa national, isipin mo ha, national at primary road, basta may kasamang matanda. Teka, ano yung matanda? Uugod-ugod na? Yan, liwanagin natin, yung matanda. Kailangan siguro yung legal age. Yan, iba yung legal age kaysa yung matandang uugod-ugod na hindi na pwede. Kung yan, amang, ilikum, blok, nalaglag na. Ilikum, wag di. Ayan, yun ang, hindi yung ganung matanda, sinasabi ni Secretary Bautista. Samantala, nagpaalala rin ang DOTR sa mga motorista na sumunod lagi sa batas trapiko, lalo na ngayong balik eskwela. Kaya nga po, dapat magkaroon ng orientation yan. Di ba? Orientation yan. Parang kamukha na ngayon ang ginagawa ngayon sa mga mag-aaral. May mga orientation ngayon ginagawa po ngayon sa mga public schools bago po simulan ang klase natin sa darating na Lunes. At umapili rin ang opisyal ng Department of Interior and Local Government, ganun din ang MMDA at Land Transportation Office na mag-deploy ng maraming traffic enforcers at marshals lalo na sa mga school zone. Maganda po ito. Nakakatipid at makakatulong sa ating mga kababayan. 40 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Ay, report tayong tatanggapin mula sa labas ng studio. DWIZ Patrol Report.
pagpapataw ng 12% VAT sa foreign digital service providers gaya ng Netflix at Spotify. Aprobado na sa unang pagbasa po ng Kamara. Alamin natin ang detalye mula sa ating Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na galayong patawan ng 12% ng value-added tax o VAT ang foreign digital service providers o ang mga dayuhang digital na kumpanya gaya ng Netflix at Spotify. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Satis Seda na siyang may akda ng panukala para lakasin ito ang pagsunod sa pagbabayad ng buwis sa pamagitan ng pinasimpleng pag-invoice at requirements sa pagpaparehistro kung saan inaasahang kikita ang pamahalaan ng karagdagang 9 bilyong piso mula sa masisingil na buwis. Hindi kasi anya patas kung ang mga local streaming at content service provider ay binubuwisan samantalang ang mga dayuhan ay hindi dahil sa hindi ito mga residente sa bansa. Habang nagpahayag naman ang pagtutol sa panukala si Gabriela Partides Representative Arlene Brosas dahil dapat anyang ang mga korporasyon ang patawan ng buwis at hindi ang mga consumer gayong nagtataasan pa rin ang presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, sinang-ayunan naman ng komite ang panukalang amyenda ni Brosas na i-exempt o hindi isama sa papatawan ng VAT ang mga digital services na ginagamit ng mga paaralan. Ito si Patrol 11, Tino Lasco nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Senyor Balita! 42 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Maraming salamat, Tina. Samantala, lusot na sa tinatawag na subcommittee level ng Kamara ang panukalang patawan ng excise tax naman ng single-use na plastic bags. Paano ba yung single-use na plastic bag na yun, Engineer Benet? Yung dinadala-dala natin ng mga plastic bag. Matagal na yun. Alam ko matagal na nabawal ang plastic bag. Ba? Magdadala kayo ng mga ng eco bag, di ba? Ngayon, ang nagtataka lang tayo, pag sinabing wala akong bag eh, wala akong hindi bibigay sa atin, bibigyan ka ng plastic bag, di ba? Bibigyan ka nga ng plastic bag, babayaran mo. O di, wala rin. Kaya nga, ilagay nyo sa batas nyo yan na kung mga nakikinig sa atin ng Kamara, liniwanagin po ninyo yung tinatawag na single-use plastic bag. Talagang gawin nating istrikto yan dahil baka ang mangyayari dyan, nakalimutan, wala. Nagugulat kayo. Pwedeng magbenta sila ng plastic. 40%, ano ba naman yung batas natin minsan? Ganyan o nangyayari, nag-uumpugan eh. Sa House Ways and Means Committee hearing, kahapon, inaproba na po ng lahat ng membro ng House Bills. Ito pong tinatawag na itong 1811 o yung pagpapataw ng 20 pesos excise tax sa kada kilo ng single-use plastic bag. Sa sandaling may sa batas ito, ano mangyayari? Aabot po sa 900 million pesos ang makukolektang buwis ng gobyerno at layunin ng panukala na mabawasan ang paggamit ng single-use plastic sa bansa ng hanggang 72% to 82% upang mabawasan ang masamang epekto nito sa kapaligiran. Totoo naman at yan ang pinagmumunan ng matinding pagmamahal natin dito sa Metro Manila. At sa kasalukuyan, may kahalintulad din itong batas na umiiral dyan po sa Hong Kong, Cambodia, Malaysia, Amerika at Canada. Mabuti naman ngayon, talagang supot ang ibibigay na sa atin, na papel. Pag wala kayong dala na eco bag, bibigyan kayo supot, hindi na plastic. Noon dati, nagugulat ka na lang eh. Pag wala akong dala eh, bibigyan ka ng plastic, pero babayaran mo. E di wala rin, hindi rin natin may iwasan ang paggamit ng plastic na ganito, na siyang nagiging perwisyo sa ating pagbaha sa Metro Manila. 45 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga, magbabalik tayo, sandali po namang... Senyor Balita! 36 minutos na, Senyor. Andali. 46 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Dali ng oras talaga. At syempre, mga kakoy nalilibang, mga may mga appointment kayo, turgahin nyo na po mabuti yan, Senyora. Inuulit to natin, 46 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. At ngayon po ay 18 na ng buwan ng Agosto. Nako, ayan, maglulunsad po si Pangulong Bongbong Marcos ng malawakang balasahan na.
ha, sa Sugar Regulatory Administration. At ito'y sa gitna ng pagbibitiw sa tungkulin ng ilang matataas na opisyal ang ahensya dahil po sa controversial na sugar import resolution na yan. At ipinayag po ng Pangulong Marcos na tumatayong kalihim ng Department of Agriculture na layunin ng nakaumang na reorganization sa SRA na ipromote. Siyempre, kailangan po yan. I-promote ang paglago ng sugar industry sa Islas de Pilipinas. Hindi yung puro import dito, import doon. O kaya, yung ginagawa natin na, naku, tongpats. Dahil kasi, meron palang tinatago, ha? May hoarding tayo. Yan po, matagal lang mga style yan eh. Ang style nyo, bulok. Pero ngayon, hindi na pwede yan. Ha? Dapat, matagal na yan, di ba? Perennial problem na natin yan, senyora. Pero depende yan ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagtutok dito sa mga problemang ito na kinakaharap lagi natin sa tuwi-tuwi na. Every year na, every ano na lang, every magpapalit ng gobyerno, hindi nawawala yung hoarding, ano? Yung hoarding. Dapat yan. Dapat siguro yan ang pagkukulan ngayon ng pansin. Yamang ang ating bagong gobyerno ngayon talagang nakatutok sa graft and corruption. Itong tinamaan na magaling na problema natin sa red tape, itong problema natin sa mga katiwalian sa tanggapan, itong problema natin dito sa mga kriminalidad. Naku eh, mukhang nagkakaluwagan na naman ng shabu ha. Eh, shabu dyan, shabu dito, shabu riyan. Ayan ha, mukhang para kayong nakawala sa koral dahil wala na po yung presidente natin. Aba, ibahin nyo si President Marcos. Alalahanin nyo kung matindi si Pangulong Duterte, eh makikita natin kung ano naman ang kaibahan nito ni Presidente Marcos dito sa problemang ito. Kala nyo, nakaluwag kayo ng konti, pero alisto kayo ha. 48 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga, pinag-uusapan natin ang asukal. Yamang nasa linya na po natin ngayon ang asukal. Pero nandito sa atin ang United Sugar Producer Federation na, at para hinga natin ng reaksyon kung ano ang nararapat talagang gawin natin sapagkat ngayon po ay nakatutok ang Pangulo para magkaroon ng reorganization o balasahan dyan po sa Sugar Regulatory Administration. Magandang umaga po, Buenos Dias sa Mr. Manuel Lamata ng United Sugar Producer Federation. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa lahat ng listening. Senyor Lamata, si Senyor Ray Pacheco po ito. At unang-una, gusto po namin manaman na sa nakikita po ninyong sitwasyon na ito ng mga nagbitiw na po sa tungkulin yung ating mga bumubuo ng Sugar Regulatory Administration. Kasi lumilitaw po, nabuko itong issue ng importation at nabuko din itong mga hoarding sa asukal. May tanong ko lang, ano ba ang katotohanan? Sapat ba ang asukal natin o hindi naman masyadong sapat at kailangan pa rin natin mag-import o meron tayong dapat gawing pang ilang paraan lalo na dito sa gagawing balasahan ng Pangulo sa Sugar Regulatory Administration na Mr. Lamata? Well, Senyor Ray, gandang umaga. No? Mm-hmm. Yung unang tanong mo, una-una, mapasalamat kami kay Presidente Ginoong Presidente Marcos, mm-hmm. sina Senator Saimi, mm-hmm. Marcos at Senator Subiri, mm-hmm. na na-discover nila na yung malaking mm-hmm. anomalya sa mm-hmm. DA at saka sa SRA. Apo. Second po, pasalamat kami and sasabihin ko, good riddance. Mm-hmm. Kasi best friend si Rafika po nga naalis na. Mm-hmm. Alis na yung mga toko dyan sa mm-hmm. SRA. Pero dapat, and yun ang iningi namin kay mahal na Pangulo, dapat i-investigayin at kung may parusa, ilagay sa kulungan yan. Hindi pwede yung ginawa nila. Mm-hmm. Sabotahe yan sa buong buong industry, buong Pilipino. Okay. Buong Pilipinas po. Mm-hmm. And then, thirdly po, always sinasabi ni Mr. Serapica na paubos na, wala na tayong asukal. Apo. Wala na mm-hmm. sa palengke. That's why we have very high retail price. Ang sagot ko lang dyan po is very simple. Mm-hmm. Kahit ngayon po, punta ka kahit saan na palengke, saan na bakery, Apo. May asukal. Mm-hmm. May asukal. Mm-hmm. Pero mahal. Ayon. So, at saka hindi na kami conforme rin, kami na mga producers, hindi namin gusto to na nangyari. Kasi po, imagine, binibili lang sa amin niyang asukal, 45 pesos.
okay. per kilo. Mm-hmm. O ngayon, 110, 120, sobra-sobra naman yan. Mm-hmm. Huwag naman, parang parang walang katapusan yung greed nila. Apo. So, hindi naman gusto yan. Mm-hmm. So, we are very in connect with the president po, anong gusto niya mag-aangkat ng 150,000 tons of refined sugar. Apo. We are really supportive of that. Mm-hmm. Basta refined lang po, refined lang ang ordering. Pag ibagsak yan, kahit kalahati, ibagsak sa ating palengke, sa mga consumer bakery, para makinabang yung taong bayan. Yung iba, kung matotoo naman ang sinasabi na wala nang asukal yung mga butlers, pwede rin mabigyan sila ng konting refined sugar na yangat. Yangat ni Presidente. So, ngayon po ay ang mga magsasaka natin, nagsimula na ng milling season ngayon, di ba? O harvest time ngayon sa mga plantation ng tubo, Mr. Lamata? Yes po, umpisa na kami 2 weeks ago. Mm-hmm. Ito po, ma-assure ko po yung ating kababayan, mga publiko natin, Aba. Consumers, na by middle of September po, maximum end of September, dami ng asukal ang darating na bago. Para sa mga palengke at saka consumer natin. Okay, sa madaling salita, okay na okay lahat itong harvesting time natin ngayon. At makakasapat ito para sa nararamdaman nating kakulangan ngayon ng asukal, Mr. Lamata. Yes po, darating yung bagong asukal. Ito yung sinasabi na kakulangan. May suggestion ko po, no, Karey? No, sige po. Kung pwede po, tanong nyo yung DTI. Kasi once in a while, DTI has the mandate to enter into any bodega to look into the sanitary position ng mga bodega. Kasi baka may ipis, may mga daga. Mm-hmm. Eh, hindi maganda yan sa health natin, di ba? Kainin natin yun eh. Ayun, para makita natin po kung may laman talaga ang mga bodega nila, wala. Okay. So, kung nag-umiira ulit yung natuklasan na hoarding, di ba? Eh, yun dapat, pag nag-inspection yung dito, eh, dapat sasama ka. Mm-hmm. Para for transparency lang po. Opo. Sa kailangan natin talaga yon. At, kasi, nagkukulang tayo, pero hindi pala kulang. Parang ganun eh. Eh, yun na nga eh. Artificial pala eh. Kari, nabugbog sarado na ako ng asawa ko eh. Sabi, grabe ka lang kayo, ano ba kayo? Mahal-mahal na ng asukal na binibili niya. Oo. Pati kami dadamay na eh. Okay, panay na nga reklamo ng mga senyora de kusina natin eh. Kaya nga sabi, ano ba to? Lahat na lang nagmamahal, kayong pala, dami-dami pala. Oh, yun ang mabigat doon. Ayun na nga eh. So, sa nakikita nating balasahan sa sugar regulatory, ang una niyong suggestion, dapat totally hindi lamang sila matanggal, kundi ibilanggo kung kinakailangan. Oh yes, definitely po. Uh-huh. And then, nagihingi kami kay mahal na Pangulo. Mm-hmm. Kung pwede po, galing dito po sa Negros, yung ilagay ng mga permanent appointees. No? Kasi kailangan po, it has to be a sugar man. Mm-hmm. Na may alam talaga. May kakayahan at may alam. Yun, mm-hmm. yun. May alam at saka may puso sa sugar industry. May puso sa ating mga workers. Mm-hmm. You know, the sugar industry is maintaining 5 billion dependents on sugar cane. Mm-hmm. Buong Pilipinas yan. Isipin mo yan? So, may moral ascendancy kami po to protect also the livelihoods of everybody. Mm-hmm. Salamat. Napakagandang pakinggan yan. Pero, syempre, dapat nga natin may puso, may concern talaga sa asukal sapagkat kawawa naman yung mga magsasaka natin sa tubo. Nagpapakahirap sila para masapatan yung pangangailangan nating mga Pilipino. Pagkatapos, ganito ang makikita natin. Kaya siguro, kailangan... Meron ba kayong mga nire-recommenda kay Presidente, Mr. Lamata? Well, nandoon na yun po ang listahan na nire-recommend namin sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, yung vice governor namin dito sa Negros. Apo. Sorry lang po, I'm not at liberty to say, no, kasi I don't want to preempt the wishes. Tama po kayo, tama po kayo. Hindi ko pa sinasabi sa inyo yung mga pangalan, basta ang tanong ko lang, may mga nire-recommenda na ang mga bumubuo ng ating mga itong mga magsasaka natin o itong mga grupo ng ating produksyon ng tubo.
Yes po, highly competent to po ang minirecommend namin. I see. Na at least nalalaman natin na malaking tulong ito para sa ating mga magsasaka ng tubo. Oh, definitely po, definitely. Yan. Yan lang naman ang kailangan natin ngayon at we hope at least itong nakikita natin na may coordination, hindi yung basta yung pinili ng presidente na may nagrekomenda lang na malakas, kundi ang ginawa pala ng presidente, nakikipagkonsulta siya talaga mismo sa industriya. Tama po ba, Mr. Lamata? Oh, yes po. Yan ang magandaan itong bagong pangulo natin, nagpupulong-pulong siya po. Ibig ba natin sabihin nung dati hindi ginagawa yung mga ganung mga pamamarang ito? O basta kung sino lang ang basta malakas at yun ang inilalagay? Oo nga. Masasabi ba natin magandang pagbabago ito ngayon sa sugar industry natin, Mr. Lamata? Oh yes, definitely. Super bago po. Super bago. O, tingnan mo lang yung si Toko Serapica. Kahit na ako terminus na, ayaw ko umalis eh. Wag na po natin sabihin ng Tukol Serapica. Pero ang maganda po rito, at least nag-resign na po, di ba? Okay na. At kaya magsasagawa na po ng balasaan ng Pangulo. At we hope for the best, Mr. Lamata. Yes po, we really hope for the best. And maraming salamat po, Ray. Okay, maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa aming palatuntunan dito sa Senyor Balita. Maraming salamat na maayong aga. Tama ba ako? Maayong aga? Okay, maayong aga sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa lugar ng Negros. Mga kaibigan, si Ginoong Manuel Lamata ng United Sugar Producer Federation. Nagatid sa ating orasan, 58 minutos. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Pino na naman ang Commission on Audit o COA yung mahigit 3 bilyong mga transaksyon. Nako, talaga din naman. Ng Department of Health o DOH na taliwas o mano sa itinakda ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Act. At base sa 2021 audit report, sinabi ng COA na aabot na sa mahigit 3 bilyong piso ang kabuang mga transaksyon na may improper computation sa approved budget for the contract o contract o ABC. Ayon sa COA, mali yung paraan ng pagbili ng DOH at mayroong kawalan ng pagpaplano at iba pang mga kadahilanan. Talagang maraming aayusin ang Pangulo natin. Ano? Maraming istutuwid at isasaalang-alang para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kailangan natin ito. Kailangan natin itong mga dapat ituwid. Yung dapat ituwid, iayos ang dapat iayos. At ito pa rin ang palatuntunang Senyor Balita! At bago tayo tuluyang magwakas sa ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Webe, Senyora, isa munang mahalagang mensahe mula sa ating chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. One of the best feelings in the world is finally waking up after a good sleep and realizing that you can be happy again, even without the things you thought you needed. With just God's love, everything comes perfectly. God makes a way for our great happiness. Please stay safe. God bless you. Please stay safe. God bless you. From our chairman, Aliw Broadcasting Corporation, Mr. Edgar Camangon. Mr. Chairman, marami pong salamat sa inyong napakagandang mensahe ngayong araw na ito ng Huwebes, 18 ng buwan ng Agosto. At with that, si Senyor Ray Pacheco nagsasabing, hasta mañana! Senyor Balita! Senyor Balita! Balita! Balita!